Ang tanong para sa video na ito, sino ang nagturo kay Pau? Narito ang kasagutan sa ating video, mga kabayan. Titignan ko kung sino ang makakakuha ng tamang sagot. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang Pau. Taong 1980, Iloilo. Mula sa isang payak na pamilya itong si Pau. Ang kanyang ama ay trabahador sa paggawaan ng asukal. Samantalang ang kanyang ina naman, piniling manatili sa kanilang tahanan. May kaunti silang tindahang pinagkukunan ng pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Nang matapos ng sekundarya itong si Pau, hindi na tumuloy sa kolehiyo dahil mas pinili niyang maging katuwang ng kanyang ama sa paghahanap buhay. Nagtrabaho ang binata sa isang tindahan ng bigas sa kanilang bayan. At dahil sa hanap buhay na ito, nagkaroon siya ng hindi pangkaraniwang karanasan. Kaunting pagpapaliwanag sa lugar nila Pau, dahil dito iikot ang kabuuan ng kwento. Medyo malayo sa bayan ang kanilang tahanan. Nakatira sila sa isang liblib na baryo malapit sa hangganan ng Lambunaw at Pasi. Kailangan niyang maglakad ng halos 5 kilometro bago marating ang mismong kabisera ng Pasi. At ang kanyang daraanan, may makapal na kagubatan na binubuo ng kawayan at maliliit na puno. May mga baging din na puno ng tinik. Nakapag dumikit ang balat mo sa mga ito ay siguradong mamamaga. Madaling araw pa lang umalis na si Pau sa kanilang bahay. Dahil alas 8 ng umaga nagbubukas ang tindahang pinapasukan niya. At minsan habang nasa daanan, napansin niyang parang may kasabay siyang maglakad. Ngunit nang lingunin niya ito, wala namang tao sa paligid. Ilang beses niya itong naranasan, kaya't medyo nasanay na din siya. Ngunit habang tumatagal ay napapansin niyang palakas ng palakas ang pagpaparamdam sa kanya. Alas 5 pa lang ay pinapayagan na siyang umuwi ng kanyang amo dahil alam nitong malayo ang tahanan ni Pau. At minsang habang papauwi ang binata ay tuluyan niyang nalaman kung ano ang nagpaparamdam sa kanya. Papalubog na ang araw ng mga sandaling iyon. Nasa kalagitnaan ng paglalakad sa loob ng kagubatan. Nang bigla siyang nakarinig ng isang malakas na sitsit sa gawing kanan. Kaagad siyang huminto upang tignan ito. Medyo madilim na ng mga sandaling iyon, ngunit may naaaninag siyang pigura ng isang lalaki. Nakatayo sa tabi ng isang puno. Sinipat niya itong mabuti upang masigurado na isa nga itong tao. Naglakad siya papunta sa pigura. Ngunit sa kasamaang palad ay natisod siya ng nakausling ugat ng puno. Nadapa siya sa lupa. At nang makatayo, tinignan niya ang pigura at nakita niyang wala na ito sa tabi ng puno. Laking gulat niya nang bigla na lang itong magsalita sa tabi niya. Ayos ka lang ba? Medyo masama yung bagsak mo, kaibigan, ha? Wika nito. Nanlaki ang mga mata ni Pau dahil ito yung pigura ng lalaking nakita niya sa tabi ng puno. Ayos lang ako. Teka, ano palang ginagawa mo dito? San ka ba nakatira? Wika ni Pau. Nagpalinga-linga siya para maghanap ng bahay sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Dito lang, malapit lang ako. Nga pala, ako si Ellis. Pau ang pangalan mo, di ba? Wika ni Ellis at laking gulat ni Pau dahil alam ang pangalan niya. Pilit niyang inisip kung saan sila nagkita ng taong ito, ngunit wala siyang maalala. At laking gulat niya nang biglang sabihin ni Ellis ang laman ng isipan niya. Huwag mo nang alalahanin dahil hindi pa talaga tayo nagkikita noon. Ang ibig kong sabihin, nakakasama mo ko pero hindi mo pa ako nakikita. Wika ni Ellis at dito na kinabahan si Pau. Unti-unti siyang umatras at nang marating niya ang daanan, kaagad na siyang kumaripas ng takbo.
pagkarating niya sa tahanan, kaagad siyang sinalubong ng kanyang ina. Nagulat ito dahil putlang-putla ang binata. Pinagpapawisan din ito ng husto. Ay, ano bang nangyari sa'yo? Eh para kang nakakita ng multo. Tanong ni Aling Bebeng. Hindi ko po alam kung multo nga po yung nakita ko eh. Pero tama po kayo, Nay. May nakita po ko sa daanan. Wika ni Pao. At pagkatapos niyang magsalita ay bigla siyang hinimatay. Nataranta ang kanyang ina at kaagad siyang binuhat papasok ng bahay. Kinabukasan gumising si Pao na sobrang sama ng pakiramdam. Mataas ang lagnat at nanginginig. Nagtaka ang kanyang ina dahil tanghali na at hindi pa siya bumabangon. Pao, anak, ka ba ay tanghali na? Wala ka bang balak pumasok sa trabaho? Wika ni Aling Bebang. Nang mapansin niyang hindi kumikilos ang binata, kaagad niya itong lapitan upang gisingin. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang sobrang init ng katawan ni Pao. Tarantang lumabas ng kwarto si Aling Bebeng. Sakto namang walang pasok ang kanyang ama ng araw na iyon. Kaya nagpa siya silang ipatawas ang binata. Kaagad nagpatawag ng manggagamot ang tatay ni Pao. Ngunit pagkarating pa lang ng manggagamot sa kanilang tahanan, hindi na ito makahakbang ng pasok doon sa loob. Mang Deryo, ano pong problema? Nandun po sa loob ng kwarto ang anak ko. Wika ng kanyang ama na si Mang Lunyo. Napalingon sa kanya ang manggagamot at nagwika ng, "Hindi pangkaraniwan ang sakit ng anak niyo. At sa antas ko ngayon ay siguradong hindi ko siya kakayanin. Ipagpatawad niyo pero hindi ko siya matutulugan. Nga pala, susubukan kong kausapin ang pinsan ko sa kabilang baryo. Baka sakaling makayanan niya ang sakit ng anak niyo." Wika ng matandang manggagamot at kaagad na itong umalis ng lugar. Hindi naging malinaw sa mag-asawa kung ano ang sakit ng kanilang anak. Ngunit pagsapit ng hapon ng kaparehong araw, muling dumating si Mang Deryo kasama ang isang lalaki na nasa edad 40. Tadtad ng medalyon ang buong katawan. May mga salitang Latin na nakatato sa magkabilang balikat. "Magandang hapon sa inyo at pasensya na kamuntikan pa kaming gabihin. Siya nga pala. Ito pala si Salvador, ang pinsan ko mula sa kabilang baryo." Pagpapakilala ni Mang Deryo sa kasama. Sinabi niyang isang batikang manggagamot at antingero si Salvador. Matapos ng pagpapakilala, kaagad nang pumasok si Salvador sa kinaroroonan ng binata. "Naikwento po sa akin ni Mang Deryo ang kalagayan ng anak niyo. Pero nakasalalay sa inyo ang gagawin kong panggagamot." Wika ni Salvador na nagpagulo ng isipan ng mag-asawa. "Ay, teka po sandali. Ano pong ibig mong sabihin? Ano po bang sakit ng anak namin?" Wika ni Mang Lunyo. Kaagad namang pinaliwanag ni Salvador ang lahat. Ayon dito, walang sakit ang binata. Sinusubukan ng kanyang gabay na kumonekta sa kanya. Ngunit mahina ang pananalig ni Pao kaya't nadadaig siya ng nilalang. "Isang napakalakas na elemento ang gabay ng anak niyo. Maliban pa sa pagiging malakas, nabibilang siya sa maharlikang angkan ng mga engkanto." Wika ni Salvador. "Ah, kanon po ba? Eh ano pong pwede nating gawin? Eh sinabi niyo po ay nakasalalay sa amin ang gagawin mong panggagamot, hindi ba?" Wika ni Mang Lunyo. Kaagad namang pinaliwanag ni Salvador ang kanyang unang sinabi. "Kaya kong itaboy ang gabay at tulungang putulin ang ugnayan niya sa anak niyo. Pero maaaring magtamo ng pisikal na karamdaman ng binata. O hindi kaya naman, maaari kong palakasin ang pananalig ng anak niyo para magawa niyang makipagkonekta sa elemento. Kaso nga lang kapag nangyari yon, maaaring magbago ang takbo ng buhay niya." Wika ni Salvador. Walang kaalam-alamang mag-asawa tungkol sa mga bagay na ito. Kaya naman ibinalik nila ang pasya kay Salvador. "Ay, kung ano po ang sa tingin niyong makakabuti, yan po ang gawin niyo. Tiwala po kami na gagawin niyo ang ikabubuti ng nakararami." Wika ni Aling Bebang. Pinagmasdan ni Salvador si Pao at nakita niyang kakaiba ang aura ng binata.
kaagad siyang napangiti at sinabing, "Sinisigurado ko po sa inyo na ang pagbabago na mangyayari sa anak niyo, isang pagbabago na makakabenepisyo sa pangkalahatan." Wika ni Salvador. Matapos ng pag-uusap nila ay kaagad niyang sinabihan ng mag-asawa na iwan sila ng binata sa loob ng silid. Kaagad niyang isinara ang pinto at binilinan si Mang Istong na kahit anong mangyari, kahit anong marinig nila ay huwag silang magtatangkang pumasok. Matapos niyang isara ang mga bintana at pinto ng silid, sinimulan niya ang ritual. Una niyang ginawa ay pinapasok niya sa katawan ni Pau ang elementong gabay nito. Makailang ulit niyang tinawag ang nilalang bago ito tuluyang sumagot. "Anong kailangan mo, manggagamot? Balak mo ba akong paalisin sa tabi ng ginagabayan ko?" Wika ni Ellis. "Pumanhin, elemento. Alam kong kapangahasan ang pagtawag ko sa'yo. Ngunit nais kong makipagkasundo. Wala sa plano ko na paalisin ka sa tabi ng binata. Kabaliktaran ang nais kong mangyari. Kaya hanggat maaari, simulan natin ang usapang ito sa pamamagitan ng pagpapakilala." Tugon ni Salvador. Laking gulat niya nang biglang maupo si Pau. Dito niya napagtanto na hindi basta-bastang elemento ang nasa loob ng katawan ng binata. "Ako si Ellis, mula sa angkan ng mga dalakit nun. Hindi mo na kailangan magpakilala pa. Ikaw si Salvador, ang kinalulugdan ng aking amang hari." Wika ni Elias. Nanlaki ang mga mata ni Salvador dahil sa sinabi ng nilalang. Kaagad siyang napaluhod at yumuko. Kaunting kaalaman lang tungkol sa pamilya ni Salvador. Mula siya sa mahabang linya ng mga manggagamot at babaylan, sinasabing ang kanyang ama ay may gabay na hari ng mga dalakit nun. "Paumanhin sa kalapastangan ng kamahalan. Hindi ko sinasadyang titigan kayo sa mata. Ipagpaumanhin niyo ang asal ko. Tatanggapin ko ang anumang parusa na ipapataw niyo sa akin." Wika ni Salvador. Ngunit ngumiti lang ang elemento at muling tumugon. "Eh bakit ko naman gagawin yun? Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kanina sa magulang ni Pau. At alam kong alam mo na nababasa ko ang saloobin ng isang tao, hindi ba? Nakikita akong maganda ang hangarin mo. Kaya gawin mo kung ano ang nararapat. Itakda mo ang tadhana ng batang to." Wika ni Ellis. Matapos niyang sabihin ang bagay na ito ay muling bumagsak sa higaan ng katawan ni Pau. Walang pagdadalawang isip na sinimula ni Salvador ang ritual ng pagpapalakas ng pananalig ng binata. Halos buong gabi niya itong isinagawa. Pagsapit ng kinabukasan, pagbukas niya ng pinto ay kasama na niyang lumabas si Pau. Dali-daling pumunta sa kusina ang binata at uminom ng tubig. Pagkabalik ng binata, napansin ng kanyang mga magulang ang malaking pagbabago sa kanilang anak. Naging maaliwalas ang mukha nito at mas lalong bumilog ang pangangatawan. "Nay, tay, eh bakit parang nakakita po kayo ng multo? Isara niyo nga po yung bibig niyo, ako lang po to." Wika ni Pau sabay yakap sa kanyang ina. Natigil lang ang kanilang tawanan nang magsalita si Salvador. "Kung inyong mamarapatin, nais kong manatili sa pangalaga ko ang inyong anak. May mahalagang misyon ang binata at nais kong ako ang gumabay sa kanya patungo sa landas ng katuparan ng kanyang misyon sa mundo." Wika ni Salvador at ito din ang hiling ni Pau. Bago pa sila lumabas ng kwarto ay napaliwanag na sa kanya ni Salvador ang lahat. "Ay kung ano pong makakabuti para sa anak namin, sumasa inyo po ang pagsang-ayon naming mag-asawa. At kung ito man ang katungkulan niya mula sa amang may likha, ay sino ho kami para humadlang?" Wika ni Mang Luño. Nung araw na yon ay isinama ni Salvador ang binata upang sanayin sa kanyang landas. Pagkarating nila sa tahanan ni Salvador, kaagad pinaliwanag ng manggagamot ang lahat ng pagdaraanan niya. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang pagsasanay. Nagsimula ang araw ng binata sa pagsasanay ng pisikal na katawan. At tuwing tanghali ay tinuturuan siya ni Salvador ng mga dasal
kung para saan ang mga ito at kung paano papaganahin. Sa hapon naman hanggang hating gabi, itinuturo sa kanya ng guro ang paggawa ng mga banyos at pausok. Nang lumaon, naging isang magaling na manggagamot si Pao sa tulong ng kanyang gabay na si Elias. Nagawa niyang makapagpagaling ng mga karamdaman ng tao. Ngunit nagkaroon siya ng pasyente na sumubok sa kakayahan ng kanyang pananampalataya. Isang hapon habang papauwi galing sa isang gamutan, nang bigla siyang salubungin ng isang babaeng nasa edad 40. Pao, eh mabuti naman at nakasalubong kita. Maraming salamat sa ama. Maaari bang puntahan mo yung anak ko? Hindi namin alam kung anong gagawin. Kung sino-sinong manggagamot na yun tumingin sa kanya, iisa lang ang sinasabi. Kinuha daw ng demonyo ang kaluluwa. Wika ng babae at nagulat si Pao sa kanyang narinig. At dahil interesado din siya sa kasong ito, hindi siya nagdalawang isip na sumama sa bahay ng babae. Pagkarating niya pa lang sa tahanan ay kaagad niyang naramdaman ng kakaibang aura. Napakabigat nito. Sa pakiramdam niya, parang hinahatak ang kanyang kaluluwa palabas ng kanyang katawan. Bago siya tuluyang makapasok ng tahanan ay bigla niyang naramdaman ng kanyang gabay. Tila pinipigilan siya nito. Ngunit hindi nakinig ang binata. Tumuloy siya sa pagpasok ng tahanan. Sa pagkakataong iyon, narinig niya ang boses ni Elias na nagsasabing hindi nila kakayanin ang nilalang na may hawak sa kaluluwa ng pasyente. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, kaibigan. Wika ni Pao sa kanyang isipan. Wala na ding nagawa ang kanyang gabay. Itinuro ng ginang ang kinaroroonan ng kanyang anak. Kaagad namang pumasok si Pao. Sa pinto pa lang ay ramdam na ni Pao ang enerhiyang tila nagtutulak sa kanya palabas ng kwarto. Elias, mukhang mapapalaban talaga tayo dito ah. Wika ni Pao sa kanyang gabay. Oo, mapapalaban talaga tayo. Huwag mo sabihing hindi kita binalaan. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako lalayo sa tabi mo. Tugon ng elemento sa kanyang isipan. Ang pasyente ay isang babaeng nasa 18 taong gulang, nakaupo sa sulok ng kwarto. Habang papalapit si Pao sa kanya ay unti-unting umaangat ang ulo ng dalaga. Isa na namang laruan ang pinapasok ng iyong ina. Tamang-tama, nababagot na ako eh. Wika ng nakasanib. Ibang-iba ang boses nito kung titignan sa kanyang katawan. Walang yakan, demonyo ka. Ang lakas ng loob mong manggambala. Ngayon, ibabalik kita sa impyernong pinagmulan mo. Wika ni Pao. Pagkatapos niyang magsalita ay biglan nanlaki ang mga mata ng dalaga. Laking gulat ni Pao dahil bigla siyang humagis papunta sa dingding. Nang makatayo siya, kaagad siyang nagtaas ng depensa. Ngunit habang nag-uusal, narinig niyang sinasabayan siya ng nakasapi sa dalaga. Hindi huminto si Pao sa pag-uusal habang nakatitig sa pasyente. Unti-unti naman itong tumayo at naglakad papunta sa kanyang harapan. Laking gulat ni Pao dahil nakita niyang nagtatanggal ng kasuotan ng dalaga. Ipinikit ng binata ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagdarasal. Naramdaman niyang hinahawakan ng dalaga ang kanyang magkabilang pisngi at pilit na idinidilat ang kanyang mga mata. Pao, huwag kang magpapadala sa tukso. Labanan mo! Kagagawan to ng demonyo, kaya't huwag na huwag kang magpapadala sa panlilin lang niya. Wika ni Elias, subalit tumawa ng napakalakas ang dalaga. Kahit anong dasal ang gawin mo, walang bisa sa akin yan. Ang totoo, ang mga dasal na inuusal mo ay mula sa aking Panginoon. Wika ng nakasanib, pilit nilalabanan ni Pao ang pag-uudyok ng demonyo. Ginamit nito ang katawan ng dalaga para tuluyang mapasuko ang binatang manggagamot.
malakas ang demonyo, ngunit mas malakas ang pananampalataya ni Pau. Itinulak niya ang dalaga, lumuhod at dinukot ang isang medalyon mula sa kanyang bulsa. Ito ang San Benito. Maigpit na ipinagbabawal ni Salvador na huwag niya itong gagamitin, lalo na pag nasa tabi niya ang kanyang gabay, dahil maaring maapektuhan nito ang elemento. Pasensya ka na, Elias. Maaari kitang masaktan sa gagawin ko. Pero ito na lang yung tanging paraan para mapuksa natin yung demonyo. Wika ni Pau. Kaagad niyang naramdaman ng mga kamay na dumadampi sa kanyang balikat. Kasabay nito ang pagsasalita ni Elias. Gawin mo ang nararapat, Pau. Alam mong nandito ako para tulungan ka. At kahit na ikapahama ko pa, kung sa ikabubuti ng nakararami, handa ako magbuhis ng buhay. Tugon ni Elias. Kaagad hinawakan ni Pau ang medalyon sa dalawa niyang kamay. Inusal ang mga basag ng letra sa harap at likod ng medalyon. Nakita niyang unti-unting umaatras ang pasyente. Hanggang sa tuluyan na itong dumikit sa pader. At nang bigkasin niya ang huling mga kataga ng orasyon, tuluyan ang napasigaw ang nakasanib sa katawan ng dalaga. Parang sinunog ang nilalang na nasa loob ng katawan ng pasyente. Biglang naalala ni Pau si Elias. At nang lingunin niya ito, nakatayo lang ito sa kanyang tabi na parang walang nangyari. Akala ko, ang sabi ni Mang Salvador mapapahama ka. Bakit parang wala namang nangyayari sa'yo? Wika ni Pau. Wala naman talagang mangyayari sa akin. Ito na ang huling pagsubok mo mula sa guru mo. Ang pagpapatatag ng pananampalataya. Kaya masasabi kong pumasa ka sa huling pagsubok. Ngayon, ituon mo ang atensyon mo sa kalaban. Mahabang panahon pa tayo magsasama, kaibigan. Tugon ni Elis. Ibinalik ni Pau ang kanyang tingin sa pasyente. At nang makita niyang tuluyan na itong hindi makakilos, inusal niya ang dasal na ipinagkaloob ng kanyang gabay. Ito ay isang uri ng dasal na maaaring tumupok ng kahit anong elemento. Maging ang pinakamalakas na demonyo ay hindi makakaligtas. Ito ang una at huli kong pagkakataon na gagamitin ang dasal na to, Elis. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, pero bahala na ang amang may likha. Wika ni Pau at nang matapos niyang usalin ang orasyon, bigla na lang nangisay ang dalaga at nawala ng malay. Dahan-dahang lumapit si Pau sa pasyente, dinampot niya ang kumot at binalot ang katawan nito. Nang buksan niya ang pintuan, nakita niyang nakaabang ang pamilya ng pasyente sa labas. Kaagad niyang pinapasok ang mga ito sa pagkakataong iyon. Napatunayan ni Pau na walang makakatalo sa kapangyarihan ng amang may likha. At ngayon sa kasalukuyan, isa pa ding manggagamot si Pau sa kanilang lugar. Nakilala siya sa kausayan sa pagpapalayas ng mga demonyo. At lahat ng ito ay dahil sa pananampalataya niya sa amang may likha. At dahil na rin sa kanyang gabay, nadalakit nun. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa channel. Muli, maraming salamat. Hashtag Kwentong Bayan.